Hello mga ka-finding! Welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So today mga ka-finding, ay gagawa ako ng isang panibagong video na talaga naman makakapag-inspire sa ating mga nanunood, especially dun sa mga subscriber ko na gusto magbarko. So ngayon mga ka-finding, nagawa ko na yung book 1, nagawa ko na yung unang libro. Ngayon ay gagawa ako ng pangalawang kwento. At nandito si Mike, kasama ko ngayon sa PNO, sa Arcadia. Kakausapin natin siya kung ano ba yung mga experience niya bago siya nagbarko at ano yung mga nangyari sa kanya after niyang mag-decide na magbarko. So ngayon sisimulan natin yung ating kwento. Ito yung ating kwento, yung pangalawang libro. So ngayon Mike. Hello. Yan si Mike, kasama ko dito. Ako chef, si Mike chef. So magkasama kami sa kitchen. So ayan, so yun yung trabaho namin dito sa barko. So ngayon Mike, ang una kong tanong sa iyo ay sa Pilipinas, ano yung work mo before? Nag-work ako sa iba't ibang restaurant. Una muna fast food. Okay. Kailangan ko ba sabihin pa nga? Hindi na. Basta fast food. Pinakasikat na fast food sa Pinas. Okay. Alam niyo na yun siguro. Mm-hmm. Tapos, nag-restaurant ako. Mm-hmm. And then, iba't ibang klase. Usually, mga Filipino restaurant. Okay. And then, after ng restaurant, nag-hotel. Okay, hotel. Okay, after mo mag-hotel, culinary talaga yung course mo? Hindi ako nag-aral ng culinary. Experience lang. Okay, based lang dun sa fast food, sa restaurant, tapos nag-hotel ka? Naging experience. Okay, tapos pagkatapos nun, nag-decide ka, paano pumasok sa utak mo, sa isip mo na, ay gusto ko mag-abroad, gusto ko magtrabaho sa barko? So, paano may nag-ujok ba sa'yo na, mag-abarko ka? Bakit ka nandito? Ba't ka umabot dito sa point na to? Okay. Noon na, niyaya ako ng mga katrabaho ko din dati sa hotel. Mm-hmm. Na magbarko kasi maraming mga katrabaho din na nag-resign tapos nagbarko. Kasi daw, mas okay magbarko, malaki ang sweldo. Okay. And then, makakapag-ipon ka, makakabili ka ng mga sasakyan, makapagpagawa ka ng bahay. Okay. And then, masaya magbarko kasi mapunta ka ng iba't ibang bansa. Ayun. Nang libre. So, ayun. Na-engage nyo din ako magbarko. Okay. Kaya, nandito ako ngayon. Okay. Nung pagkaalis mo, wala bang doubt sa sarili mo na, first time ko mag-abroad. First time ko iwanan yung pamilya ko. Okay. So, may tanong, may ano ba sa'yo na, kaya ko kaya? Paano pag hindi? So, ano yung nasa isip mo nun? Sa tingin mo, kaya mo talaga siya? Yung trabaho, kaya ko naman. Okay. Pero, syempre, merong halong kaba, may halong takot, may halong langkot. Nung umalis ka sa barko pagdating mo, anong barko yung unang mong sinampahan? Itong barkong Arcadia. Arcadia talaga. Tapos, din ako ng Iona, na-transship sa Iona. Okay. And then, bumalik ulit dito sa Arcadia. Okay. Tapos, pagka ano mo dito sa Arcadia, ano, kumusta yung pakiramdam mo? Ano yung experience mo? Paano yung pakikisama mo dito? Okay ba yung mga kasama mo? Ano yung una mong na-experience? Siyempre, parang trabaho lang din sa Pinas. May iba-ibang kailangan adjustment na ginagawa mo para maging okay yung trabaho mo, maging okay yung buhay mo dito sa loob ng barko. Mm-hmm. Siyempre, hindi naman hindi mo kailangan na yung pakiramdam na kailangan mo siyempre ibigay yung best mo. Okay. Tapos, yun nga, kailangan pakasamahan mo yung mga katrabaho mo. Mm. Yun lang naman din yung magpapagaan ng buhay mo eh. Kung marunong kang makisama, marunong kang mag-adjust. Kung kaya mong yung changes, kaya mong sa environment. Changes sa environment, changes sa buhay mo. Kung kaya mong i-accept yun. Yun lang naman yung, kung kaya mong i-take yung mga pagbabago na yun. Kasi, kung nakayanan mo yun, magiging okay na yung buhay mo rito sa barko. Kasi, yun lang naman yung mga struggles mo eh. Yung, kapag hindi mo nakayanan yun, ikaw rin yung talo. Okay. So, ano yung pinakamasaya sa'yo on board? Ano ba? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Despite na, ayoko sabihin pero sweldo. Siyempre given na yun, sweldo. Ayun na talaga yung number one. No? So aside from that, ano pa yung, ba't ka nag-i-enjoy? Or nag-i-enjoy ka ba talaga on board? Or
sinasabi mo lang na dahil sa pera o paano bang ano mo dyan? Siyempre, hanap ka ng ano. Ang sabi nga nila, happiness is a choice. Mm-hmm. Siyempre, hindi mo kailangang puro trabaho lang din. Mm-hmm. Siyempre, kailangan mo din i-balance yung work and yung personal mong buhay. Oh, okay. So, hanap ka ng pwede mong paglibangan. Kasi dito sa barko, di ba, port, kung may port, swerte. Matutulog ka sa kabina, duty ka. Tapos, mas marami tayong oras na sa trabaho. Kasi, di ba, ilang hours ba ang trabaho natin dito sa barko? 11 hours. So, 11 hours, mga ka-finding, yung work namin dito. Tapos, matutulog kami ilang oras lang. Tapos, lalabas kami sa port, mga 2 hours lang. Mahaba na yon. Mahaba na yung alis namin na yon. So, ngayon, Mike, gaano kakatagal magtatrabaho sa barko? I mean, ilang years pa yung kailangan mong bunuin? Masasabi mo ba ngayon na babalik ka pa ulit? Or itutuloy mo pa tong career mo na to? O mag-shift ka sa ibang career na gusto mong tahakin? Sa loob ng 5 months ko dito sa barko, alam, nasabi ko na kaya ko naman na magtrabaho pa ng mga more than 5 years. 5 years ganun pa? Okay. Basta, siyempre, kailangan mo din ng tulong ng Panginoon. Okay, dasal. Oo, dasal. Oh, kasi dapat may ano rin sa kanya, may kapit ka rin sa kanya kasi siya lang din yung tutulong sa'yo dito sa barko eh. Totoo yan. Kasi mag-isa ka lang dito sa barko, yung pamilya mo nasa Pilipinas, bukod sa mga katrabaho mo, kakabina mo, yun lang din talaga yung kapit mo sa kanya, parampalataya mo sa kanya na siyempre, para makayanan mo yung mga stress, yung pagod lahat. Yung mga challenges na nakaharap mo tsaka yung kakaharapin mo pa sa mga susunod na araw na nandito ka sa barko. Okay. So yan mga ka-finding, narinig niyo si Mike. Gusto niyang magtuloy. Gusto niyang ituloy-tuloy ito yung career na to. Kasi naka-ano na siya eh, kung saan pa, naka-anchor na siya doon. So kailangan niyang lumayag pa, papunta doon sa dulo ng pangarap niya. Kasi gusto niya may marating siya eh. So tama siya. Ako personally, nakasama ko si Mike. Okay siya sa work. Pag work, pag travel, pag tawa, inom. So ganun. Wala, kailangan mabilis siya mag-shift, mabilis siya mag-ano. So okay siya kasama, wala siya problema. So yun din yung ano din, yung minsan after ng trabaho, ayun din may konting inuman, konting bonding sa mga ayan. Importante. Para ano din. Okay. Gumaan din yung buhay mo rito sa barko. Hindi yung puro trabaho lang din. Siyempre, hanap ka din ng pagkakalibangan mo. Tsaka yung may wifi naman dito sa barko, so... Ay, kumusta pala yung wifi dito? Paanong usapan ng wifi dito? Free ba yung wifi? Paano bang stops natin dito sa wifi? Siyempre, libre na yung pagkain dito sa barko. Libre na rin yung travel mo, nakapag-travel ka sa ibang bansa. Okay. Free na rin yung mga accommodation mo dito sa, ano, sa barko. Hindi ka gagastos. Mm-hmm. Wala ka, hindi ka na... Ano, hindi mo kailangan mag-transportation papunta sa trabaho. Siyempre, bilang ano din, may mga bagay din na hindi libre. Tama yan. So, yun, gaya ng wifi, syempre, ayun din, ano din sa kumpanya, parang, buti nga may wifi dito na pwede mong gamitin. Mm-hmm. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat ng bagay ay libre. Tama yan. May mga kailangan din na bayaran. Okay. So, yun, may bayad yung wifi dito. Ano yung pinakamalaking challenge na dinaanan mo while on board? Na sabi mo, ayoko na. Umabot ko ba sa point na umiyak ka na kasi basta na, homesick ka ba o paano bang mga challenges na din? Yung pinakamatinding challenge na dinaanan mo sa buhay mo habang nandito ka sa barko? Siguro yung pabago-bago ng, ano, ng amo. Ayun, mahirap. Bakit? And, kasi may mga amo na okay kasama, okay katrabaho. May mga amo din na medyo stricto. Kailangan trabaho talaga ay pagigigihan mo. So yun na, yung... So kahit gano'ng kakagaling, kahit gano'ng may nasisili pa rin? Gano'n ba sila? Oo, mayroon gano'n naman. Hindi naman nakawala yun sa trabaho. Kailangan, ano, yung pinupush ka ng pinupush na gawin mo yung trabaho mo, na gusto nila matapos agad, gusto nila mabilis, gusto nila pulido, gusto nila wala nasasayang na oras sa trabaho. So yun yung challenges. Tsaka, siyempre, yung homesick, hindi nawawala yun eh. Kasi, siyempre, first time din na malayo sa pamilya.
Ayun. Pero dahil lang may wifi na, makabago na ngayon, okay. Na nakakausap, nakakausap naman natin sila. Babawasan yung homesick. Okay. Yan, yeah, hindi. Yung mga ano, iba't ibang lahi, yung... Okay, yan. Yung ano, yung language na... Language ano, nila. Yung barrier. Ay, kung paano ka makikipag-communicate sa kanila. Okay. Siyempre, hindi naman tayo talaga, talaga fluent sa English. Oo. So, may struggle din doon pag... Kasi importante communication eh, para mabuo yung team eh, para ma-accomplish ahead of time yung task natin na araw-araw. Yung communication talaga, kailangan, kasi kapag hindi niyo na inyo napag-usapan ng maayos, kapag yung communication ay nasira, wala na. Magkakaroon ng problema sa trabaho, so yun din yung struggle, yung pagkipag-communicate mo sa iba't ibang lahi. So, kailangan marami kang bagong English. Okay, so yung challenge mo dito is yung pagiging homesick mo before, tapos yung barrier ng ano tsaka sa amo, talagang paano makikipag work as a team, no? Okay, so ano yung magiging advice mo doon sa mga nanonood ngayon ng mga gustong magbarko? Kasi ikaw, 5 months na si Mike, eh, no? So nakita niya na yung loob ng barko, nakita niya na kung paano yung trabaho, especially doon sa task niya, sa duty niya, sa chef. So ikaw, nanonood ngayon sa vlog ko na to, magkaroon ka ng idea base doon sa experience ni Mike, kung ano ba yung mga ina-expect mo na lalo ka ng baguhan na gusto sumampa sa barko. Ikaw Mike, ano ba yung mai-share mo doon sa mga nanonood ngayon sa ating mga subscribers na bakit kailangan niya magbarko, or ano ba yung ma-advise mo sa kanila? Kailangan ba nila ituloy magbarko or atras na lang sila kasi mahirap talaga magtrabaho sa barko? Una, wala namang trabaho madali eh. Tama. May mga trabaho talaga na puno ng challenges na kailangan talagang pag-igihan mo, na wala namang bagay na madali. Kailangan dumaan ka muna sa paghirap. So, unang-una sa lahat, dapat alam mo yung kung gusto mo talaga yung trabaho na to. Kung gusto mo talaga yung pagbabarko. Kasi sa Pilipinas pa lang, marami ka ng challenges na kailangang lagpasan. Maraming mga trainings, marami kang budget. Maraming... Medical, kailangan pumasa ka. Kailangan may pera ka din na ano, may panggastos, maraming mga trainings, maraming mga documents na kailangang kunin. Mm-hmm. So yun, una muna dapat, ready ka talaga na ito ba talaga yung gusto mo? Tanungin mo sarili mo kung sure ka ba na ito talaga yung nais mong career na tahakin. Okay. Tapos, kailangan ready ka emotionally, physically, mentally. Tapos dapat ready ka din malayo sa pamilya mo. Dapat ready ka din, alam mo yung passion mo, dapat yung passion mo sa trabaho. Kunyari, ako bilang chef, ito talaga yung passion ko, yung pagluluto sa kusina, trabaho sa kusina. Dapat nasa puso mo yung gusto mo talagang gawin na trabaho. Kasi itong pagbabarko ko, parang trabaho lang din sa Pilipinas, sa land base. Okay. Na madami ding challenges na kailangang lagpasan. Ang kinaibahan lang, nasa barko tayo, nasa gitna ng dagat. So marami ding parang times two yung challenges na harapin mo. Kasi nasa dagat tayo, madaming bagay na pwede mangyari na pero wag naman sana mangyari na ano. So wala mo talagang sumugal eh, no? Yeah, kailangan yung mentally ready ka. Okay. Kasi kung physically fit ka naman, physically ready ka naman sa medical, okay naman yun. Pero yung emotionally talaga at mentally, yun yung kailangan mo talagang ipaghandaan. Tapos yung kung ito talaga yung gusto mo pagbarko, maraming bagay na makukuha kang maganda dito, dahil makakalibot ka sa iba't ibang lugar na hindi mo maranasan kapag nasa land base ka. Yun yung free, no? Yun yung parang pang-recharge mo sa sarili mo after mo magtrabaho ng 11 hours or 13 hours or more than that. Yun yung bonus na... Yun yung bonus. So yun. Tsaka, yung kung sanay ka magtrabaho na walang pahinga, na wala kang day off. Yun, dito sa barko, walang day off dito. Walang day off. Paano pang napag-birthday mo?
Duty ka pa din. Oo. Wala pa rin yun. Duty ka pa rin. May makakapinding. Walang day off. Kahit birthday mo, mag-duty ka. Ang masaya lang kapag may na-support ka. Ayan, pwede ka lumabas. Ayan yung pinaka-day off mo. Makakapasyal ka, no? O, yun yung parang pinaka-pahinga mo. Na... Alam mo kung, hindi ko naman sa sinasabi ito, no? Siyempre, given na yung parents sweldo. Karamihan sa atin mga kapinding gusto mag-travel talaga ng free. As long as kumikita. So yan, ganun na ginagawa ni Mike ngayon. Nag-i-enjoy siya. Mahirap yung trabaho, pero pinipilit niyang pihitin na maging mas masaya siya dun sa kung ano nasan siya ngayon. Kasi mayroong promise na may magandang travel eh. Aside from that, may sweldo, may travel. So, nag-i-enjoy si Mike. So, ang sagot ni Mike sa atin ngayon is, gusto niya pa magtuloy-tuloy. At ang advice niya sa atin na maraming challenges sa barko. Times 2 compared sa lupa. Kasi grabe malayo sa pamilya, grabe yung mga challenges. Emotionally, mentally, and physically, kailangan fit kayo, yung mind nyo, kailangan ready kayo. And also financially. Financially, yeah. And then after that, kailangan ready kayo, buo kayo sa loob nyo na kailangan gusto nyo magbarko. Hindi lang basta sinabi ng bibig nyo, gusto nyo magbarko, dapat nasa utak nyo, nasa puso nyo na gusto nyo talaga magbarko. At alamin nyo kung ano ba yung gusto nyo tahakin talaga. Siguraduhin nyo sa puso nyo, sa isip nyo na talagang sure kayo sa pinipili nyo yung tahakin na karir ngayon. Katulad na sinabi ni Mike, mahirap magtrabaho sa barko. Kasi so, pag yeah. nasa barko ka na, hindi ka pwedeng umatras. Wala na. Wala na. Kasi kung maraming gusto magtrabaho na sa barko na nahihirapan din na nahihirapang ipagpatuloy kasi ang dami ngang kailangang kunin na documents, mga kailangan dapat may budget ka. Mm-hmm. Pero pag nasa barko ka na, ito na yung chance mo na yung mga ginastos mo sa training sa Pilipinas, ito na yung mabawi mo na siya. Okay. Kaya wala dapat atrasan na to. Dapat talagang pursigido ka talaga na ipagpatuloy itong career na pinasok mo. Kasi sayang dito ka na eh, di ba? Ang dami nag-a-apply, nakikita natin, di ba, dati sa Pilipinas. Ang dami nag-a-apply, ang dami puyupila, nagtsatsaga sila. Para mga pagbarko. So, nandito na tayo, nandito na si Mike. So, hindi natin kailangan sayangin yung opportunity na mayroon tayo ngayon, mga kapainting. Saka, share ko lang na 2 years in the making itong pagbabarko ko kasi naabutan ako ng pandemya. Ayun. Yun. At dati kaya, nag-apply ka na, paalis ka na talaga dapat? Okay. May schedule na dapat. Kaya lang, nagkaroon ng pandemya. So, ilang taon akong naghintay. So, kung atras pa ako, kung nahihirapan ako rito sa barko, dapat hindi ko na tinuloy pa. Kasi ito, nandito na eh, ang dami rin nangangarap na magbarko. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin sa Pilipinas na so, makasampa. Parang sinasabi mo, swerte pa rin tayo na nandito na tayo ngayon. Oo, kasi ito na yung pagkakataon natin na pinangarap lang natin, ngayon natupad na. Okay. So, yun lang. So yun. So yung mga kapinding, narinig nyo yung ating pangalawang kwento, si Mike, chef dito sa PNO sa Arcadia. Nag-stay siya dito, nag-work siya for 5 months. So, kailan nang uwi mo? January pa. Oh, January. So ilang more or less 5 months pa. 5 months. Ilang contract ba yung kontrata mo dito sa isang sampa? 10 months. Ah, 10 months. Okay. So after nyo, magtutuloy-tuloy ka pa? Oo naman. Oo, magtutuloy-tuloy ka pa. Laban lang. Dapat laban lang tayo sa buhay. Kasi kung nandito na tayo, tapos susuko pa tayo, sayang. Tayo lang din yung talo. Tama. O yung mga kapinding, kailangan kung may pangarap kayo, laban nyo yan. Oo. Laban nyo yan. Ipagpatuloy lang yung pangarap. Ayan. So yan. So mahirap ang trabaho sa barko, pero kinakaya ni Mike. Kaya sa inyong mga gusto magbarko, itong video na ginagawa namin, yung book 2 ng storya ng buhay ng tao na ginagawa ko, which is kay Mike ngayon, ay gusto ko lang makatulong sa mga nanonood at nagtatanong ko ano ba yung buhay sa barko. So dito sa pamamagitan ng vlog ko, sa pamamagitan ng pag-interview ko kay Mike today, ay sana ay makatulong especially sa mga nanonood ng video na to na gusto maglayag. Magkaroon kayo ng idea kung paano ba ang nagiging work namin sa barko. Para pag kayo na, dapat i-ready nyo na yung sarili nyo mga ka-finding para hindi kayo ma-shock, hindi kayo mabigla. Pero iba pa rin yung kayo nandito kaysa sa napapanood nyo. Mas okay yung naranasan nyo talaga yung, kung ito talaga yung pangarap ninyo, kapag naranasan nyo na, talagang,
is now or never na lang. Okay. Unless umuwi ka, tapos bad record na yun, di ba? So yun. So, yun lang yung pangit, na pag, hindi, pag umatras ka, ikaw lang din yung ano. Talo. So yan. So yan mga kapahindin, yun lang po yung aming advice. Sabi ni Mike, yun nga, so sana ay napanood nyo mula simula hanggang gitna, hanggang dulo, hanggang sa matapos yung interview ko sa kanya. Tiyak marami kayo napupulot na aral sa mga nanonood ngayon at nagkaroon na kayo ng idea base sa experience ni Mike. So yun lang mga ka-finding, yung dito natatapos yung book 2 ng kwento ng buhay ng tao na naglalayag at patuloy na maglalayag para sa pangarap, para sa pamilya at para sa sarili at para na rin sa magandang buhay sa pamilya sa Pilipinas at makapag-travel din at makita ang ganda ng mundo. Yun lang mga ka-finding, maraming maraming salamat and see you sa next adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding! Bye.